nagpapagang tanong, direct ang sasagutin. Naglalagablab na isyu, tuwil ang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musngi at Vic Alazo ang maghahatid ng balitaang tapat at tapatan sa balitaan. Balitapatan! Balitapatan! Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Alam mo, pinapakinga ko partner. Sabi ko, high school pa kaya si boss na tanong para sa matama yung mga era na kanta na yan? Ay, yan ang aking mga driving music. Ay, talaga? Oo, kapag cruise nagpapasada ako. Racket, pag pumapasada. Naka 8-track cartridge ka doon. No? Cartridge talaga? Cartridge, bilang wala pa ang CD noon. Di ba yung mga jeep noon eh, nasa harapan, nasa windshield niya yung mga cartridge na wala ka na halos makita mo sa windshield. Ano yung cartridge? Iba pa yung tape. Iba pa yung, iba pa yung kasi tape na inabutan ko. Iba pa yung cassette. Oo, cassette iba na inabutan yung ko. Yung cartridge eh, talagang naglalaki. Kapag sinampal ka nun, hospital ka. Matindihan pala yan. Memories. Time check. Alas 9, igis. Hindi 9:10. Sa English. 9:10. 9:10. 9:10. Okay, marami tayong utang binibining Rica. Ayo nga. Kaya tayo magbabayad muna pero bago 'yan, tayo eh medyo magpapasada muna ng mga naglalagablab na balita. Una. Saan ba 'yon? Ito sa harapan. DILG, nag-alok ng 10 milyong pisong pabuya para maaresto ang puganting leader ng KOJC na si Pastor Apollo Quiboloy. Philippine National Police naniniwala na maaring makasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagtatago ng impormasyon sa puganting si Pastor Apollo Quiboloy. Tagal. Bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas, tumaas noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan nilagdaan na. Samantala, Senador Nancy Binay, aba ay naghain na ng ethics complaint laban kay Senador APC Cayetano. Certificate of Candidacy o COC ng mga kandidato sa halalan sa susunod na taon, ilalagay na sa website ng COMELEC. Alright! Natupad pala yung sinabi ng COMELEC partner, no? Pinag-uusapan lang nila yan noon eh, if ipapakita ba o hindi yung kanilang mga COC. Ngayon? Ilalabas doon nila para transparent. Ganun din ang sabi nila sa SALIN eh. I know! Talaga naman, oo. The land of promise. Ngako lang ng ngako. Sabi nila, promises daw meant to be broken. Nga pala. Ito na, yung ating utang ha, para maka-move on na tayo sa bagong kung kayo ang tatanungin question of the day. Ang tanong kahapon ay, ayan. Tungkol tayo sa ano eh, sa vape ba? Ano ba yung sa issue ng pagmamahal ng gas at bigas. Yung twin ano yan eh, twin problem yan eh. Yes. Sapat at tapat nga ba ang pagsisikap na ginagawa ng gobyerno, ng ating gobyerno para mapababa ang mga presyo nito?
Are they serious about it? Sabi nga, look me in the eye and tell me. Kilala mo yan? Hindi. Sino yun? Eto na yung mga kasagutan, mga pinadala kahapon pa po. Lina Ho! Mm-hmm. Sabi ni Miss Lina, good morning! Happy Monday! Kasi kahapon po ito, ano? Watching and listening to your program, Balita Patan. Ayun ang comment niya. Si Mike ng Cavite, ban daw ang mukbang pero ang vape hindi maipaban. Ang pogo hindi mapaban. Sus! Pati nga yung pinangako na Heya hindi pa maipamigay. Ay, oh, puro pangako at hindi man lang pinagpaliwanag ang DOH sa administrasyon ni Duque. At ngayon yung administrasyon na ni Erbosa. Tas ang gusto nyo unahin, mukbang. Mukbang from mo. From Mike ng Cavite, nagalit. Baka nagmumukbang tong si Mike. Sir Dino, good morning! Just removing the VAT and excise tax on all gasoline and petroleum products would reduce prices considerably, and this can extend to lowered prices for rice as well. If the politicos can put Juan de la Cruz's welfare first and their agendas and personal pockets last, everyone will benefit. Alam mo, sana talaga. Ang ganda no? Itong valediktorya natin talaga nagsalita. Pwede talaga yan sa, sa binibining mukbang 2020. Mahirap. Gloria Diaz yung mga question natin. Thank you. Yeah. Marvin, wala na hindi na sapat ang ginagawa ng gobyerno para mapababa ang nagmamahalang gas at bigas dahil busy na sila sa premature campaign. Ay, nako, totoo. Diyos ko po, hanggang bundok, nakikita ko yung mga pagmumuka. Diba? Wala kay Ella. Lalo na kayo, pasukan partner, diba? Marami yan. Peter Enrica, gas and bigas, not enough. Government needs to subsidize. Too many people can't afford, especially those that do their living using gas and those that buy to feed their family. Government must do more. Ana Salazar, di nila yan magagawa ng paraan kasi po parang negosyante ang pagpapatakbo ng Pilipinas. Sila ang masusunod, walang power ang gobyerno. Ayan. Basta may knowledge. My power. Wala kay Dulce. Wala po ginagawa ang gobyerno para maibaba ang presyo ng gas B. Panay import. Pero di naman bumababa ang presyo. Yan. Maraming salamat din kay Kaloy Torres at may padawan at sibe pang mga nagpadala kahapon. Thank you very much. Talo na tayo partner sa ating kung kayo ang kikwestiyonin. Tatanungin ngayong araw na to. Ito. This is the hottest topic of the day. Mm-hmm. Oo. Di may inaalok na nga po ang DILG na 10 milyong piso na pabuya para sa ikadarakip ni Pastor Apollo Kiboloy, PAC. Q. Ibig bang sabihin nito, suko na ang mga law enforcement agencies natin? Hay! Hindi na nila mapahinso? Palagay ninyo, baka naman hindi, no? Hindi, baka hindi lang sila makagalaw. Dahil medyo, they're tiptoeing through the day. Parang ganun, Anong tingin ninyo? Suko na o medyo nangingimi. Baka kulang pa ang intelligence fund. Message na kami, 0919-273-3000. Social media pages, Facebook, Twitter, X, YouTube, lahat na po nang meron. Baka nga may TikTok pa kami. Gusto nyo rin mag-message dyan, i-message nyo na po tayo at babasahin natin mamaya ang inyong mga kasagutan. Ayan. Samantala, sa oras na alas 9:16, makakasama na po natin ang ating unang panauhin ngayong umaga ito dahil isa pang naglalagab love na balita ay ang alitan ni Nancy and Pita. Mm-hmm. Nancy and Alan. Sa Senado si Senator Francis Tolentino, ang chairperson po ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Nasa linya po natin, Senator Francis. Magandang umaga po. Hi, good morning. Ayan. Good morning, Senator. Thank you for joining. Welcome to our brand new program schedule. Balita Patan. Peter Enrica po ang inyong makakasalamula. So ito po medyo medyo naglalagablab na talaga yung ano nito, no, yung pag-uusap at mukhang mahirap na pagsamahin ulit. 'Di ba seatmate sila? Kasi Binay Cayetano. Ah, magkasunod. So ano bang pwedeng gawin dito because nag-file na nga ng 15-page complaint sa Ethics Committee po si Senator Nancy Binay. So, ang gagawin po dyan, susundin po yung rules, kung ano yung procedure. So, sangayon po sa rules, pag nag-file ng complaint, magkakaroon ng
preliminary determination yung committee, ethics committee. Pero yung ethics committee ay kulang pa ho kami ng isang member. Pagamat kulang pa ng isang member, kasi di ba ho nag-reorganize? Yes. Oo, hindi na punuan yung, pagamat kulang pa ng isang member, ay may quorum naman po yun. Siguro po ang mangyayari dyan ay iku-convene ko yung committee. I have to notify them. Marami lang ibang mga miyembro ngayon na kasi hindi pa ho nag-resume ang session sa 22 pa. Marami mga ilang miyembro na nasa probinsya o nasa ang mga pagpupulong. So pag na-convene ko na po yun, magkakaroon ng preliminary determination whether the form, the complaint is sufficient in form and substance to warrant an investigation. I see. Okay. So papasok din pala ulit yung two very important words na yun, ano? Inform and substance. Opo. Opo. Yan po ba ay hindi madidetermine ng chairman by himself? Hindi po. We act as a committee. And, hindi naman po ako yung committee lang. Pito po yung miyembro niyan. At ang sabi ko nga, kulang pa ng isa pero may quorum po yun. Oo. So we have to convene first. Hindi ko pa nakukundin yung committee kasi nung na-appoint po akong chairman ng committee, siguro last day na ng session. Oo. Nung kasi ano na noon eh, nung nagpalit ng Senate leadership, kung matatandaan nyo. Yes po, oo. Before I turn it over to Rick, Senator Francis, ano, ito po bang complaint, ethics complaint, kailan ba huling nangyari ito? Parang I don't recall any body. Meron ho, meron ng mga siguro 20 years ago, merong complaint, siguro nasa records naman yan. The first one was si Senator Gerson Alvarez, tapos meron si JPE. Okay. Matagal-tagal na po yan. Pero kung hukayin nyo, yung kasaysayan ay marami na ho noon, yung sina Kabangbang, Congressman Kabangbang. Marami na ho noon noong araw. But very few and far between, ano po? Yes, opo. Konti lang po yan. Hindi pangkaraniwan po yan. So ano po yung nagiging maaaring pinaka-least at pinaka-mabigat na parusa? May parusa po ba ito kapag nag-usapan po yung parusa, natin? Pero kailangan po ng due process yan. Kailangan mag-hearing. I'm sure interested po lahat. Alam nyo, kayo po yung unang nakapanayam ko tungkol dito kasi hindi ko pa nga nababasa yung complaint. Galing po ako ng Isabela kahapon. Mag-hapon po ako. Kaya nung final po yun, wala naman ako doon. At bukas naman po, magkakaroon nata ng hearing patungkol din po doon sa subject na yun. Opo. Maari po ba na magkaroon ng suspension dito, Senator? Marami po. Censure, reprimand, suspension. Mm-hmm. Marami pong mga penalties. Mm-hmm. Pero what does this fare doon sa mga sa Senado itself, no? Kasi nakikita what po ng tao. Okay, no? Ano po ba yung magiging epekto nito sa Senado mismo? Kasi sabi niyo nga po. Masabi, far hindi ko in between masabi kung, hindi ko masabi kung anong epekto. If you're referring to the effects to the institution, hindi ko masabi. Only time and history can tell and judge. Hindi ko masagot 'yan. Evolving ho lahat ito. Okay. We got you, Senator Francis. Pero from the point of view of the fact nga po na hindi madalas mangyari ito, this actually breaks yung sinasabi ng marami na sa Senado, you know, you scratch my back, I'll scratch yours. Parang it's a very exclusive club na hindi talaga hanggat maaari, hindi magfa-file ang isang senador, especially sa Ethics Committee, ng complaint laban sa kanyang colleague in the Senate. So this breaks the ice in a manner of speaking. Ano? So ito ba, pwede pa po palagay ninyo, being the chairman of the Ethics Committee, is this something na pwede ninyong sabihin na pwede bang upuan na muna natin bago tayo magkaseryosohan sa aking committee? Anything can be done, pero kailangan po yung desisyon ng committee. Hindi po ako mag-isa. Correct. Oh, pero wala pong ano yan. In other words, there is no leeway for the chairman to say, pwede ba tayong kumbaga parang
may pre-hearing yun yung preliminary determination na binanggit ko kanina. Ayun, okay. In the meantime, so hindi pa ninyo na, ano po, medyo madami na talagang nagko-comment tungkol sa... Ay, marami ho. Ito ang laman ng balita kasi hindi pa nga ako sumasagot eh. Oh, yun na. Chairman of the committee. Ngayon lang ako nakapagsalita sa programa ninyo. Siyempre, thank you. Matagal ko ng kaibigan si Sir Peter, kaya kagabi pa ako tinatawagan. Last year pa nga po, Senator. Thank you. Ayoko ho kasi ma-preempt din yung decision ng committee. I'm sure, yeah, we understand that perfectly, Senator Francis. Pero, ito po yun eh. So, give us an idea, ano yung first few steps? Kasi wala kayo doon, final, no? Is that deemed as accepted already? Opo, accepted po yan. Pero hihingi po ako ng paumanhin, hindi ko madiscuss yung substance. Okay. Pagpasok ko po mamaya ay pag-aaralan ko po yun. Pero, ako po yung humihingi ng paumanhin kasi naka-live din ho ako sa isang programa ngayon. Ah, okay. Lumalabas po na hawak ko yung telepono. Ayun. Baka marinig yung pinag-uusapan natin. Oo. Eh, nakakahiya naman sa kanila. I think we've had enough time naman, ano po. And then we appreciate... Pagkatapos po ng ano natin, ng first hearing. Sige po. Ipapanotarize namin yung statement nyo na yan, Hane. Opo. Meron lang akong gusto niya ng breaking news. Bibigyan ko kayo. Sige po. Babalikan namin kayo. Mamaya na po. Sige po. Sige, okay. Thank you very much. Thank you, Senator. Senator Francis Tolentino. Siya po ang chairman ng Ethics and Privileges Committee, you know, partner, ng Senado. No? Magandang pag-usapan yung mga ganitong klase ng issue sa Senado because hindi lang naman ito yung first time na may nangyari na ang isang senador acted on an unbecoming, anong tawag doon? Unbecoming manner. Isipin mo, meron ng, I don't wanna name names, just examples, may nagsusuklay ng bigote, may lumuhod at umiyak, may mga, alam mo yung mga nagdadrama na people are asking, tama ba na ito ay ginagawa ng mga senador nating iniluklok natin sa ganitong posisyon? Ngayon, parang palengke daw na nagkakaroon sila ng mga bangayan katulad niyan. Sabi nga ni Senator Ping Lacson nung siya yung ma-interview, it's painful. But when you think about it, ano, ha, maisingit ko lang, you know, not to cast aspersions on any party. Dynasty versus dynasty po yan eh. Ay, yan na naman tayo sa political dynasty na wala pa rin IRR hanggang ngayon. So, you know, sometimes... when we touch. Babalik kami ni Rica 9:25. Ito po ang Balita Patan. Balita Patan sa Teleradyo Serbisyo at Radyo C-30. At sa saliw ng isang madamdaming awitin... With feelings! Ito po? Pinako-convocation namin yung kanta na yan. Ito po ang Jamp. Oo, bakit Jamp? Kasi yung nagpa-pronounce eh. Oo. Jamp. Oh, bakit jamp? Kasi nga, you know, we want to have the American accent. Yeah. Jamp. So, ano yung jamp? Po jump. Ah, jump? My God, ang bagal ko doon. Ito ba yung title nito? Yeah. Hindi ko kasi, alam ko lang yung kanta, yung tunog. It's Jamp by Van Halen. Yun pala yan. Oh, ito na. Sige. Ang ating susunod na makakausap, alas 9:29 ang ating oras. O, ikaw naman, Rica, ayun, papahirapan natin ang sarili natin. Kasi partner, tumaas na rin yung mga produkto ng petrolyo. Pang-apat na linggo na po ngayon na medyo masakit ang pagtaas. At nagbunsod ba ito sa paghingi ng ating mga driver ng additional na dagdag sa ating pamasahe? Tanungin natin ang presidente ng Alliance of Transport Operators. Ano ba? Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. So, ALTODAP. Uy. With us, Sir Melencio Boy Vargas. Sir Boy, good morning. Peter at Tata po. Good morning po, Ma'am Rica at saka Sir Peter. Ayan, good ako. Good morning po. Kumusta na po ba kayo? At inyo po ang taga-subaybay. Million taga-subaybay. Oh,
Parang ano yan, parang letter to ano, no? Nagmamahal. Gas at bigas. Kaya nga. Kaboy, ito yung ano po ba, sunod-sunod na ito, pang-apat na linggo na ba, Rica? Yung, yes. Oo. Yes, at ng masakit ngayon, ha? 1.60 peso gasolina, diesel, oo. 65 kada litro. So ano po ang balak ng AltoDAP? Meron ba kayong kahilingan kung meron man? Actually po, Sir Peter, Ma'am Rica, meron po kaming naka-pending for subject for resolution sa LTFRB. Nagkaroon po kami ng hearing ilang months na, mm-hmm. na kung saan inaantay lang po namin yung resolution nila na ibibigay doon po sa pinail namin. Actually, hindi lang po naman ako yung nag-file yan. Mm-hmm. Tatlo po kami, yung Pasang Mazda with Obet Martin, yung Acto po na si Liberty De Luna, at ang AltoDAP po, sa pamamagitan ko po ni Boy Vargas, mm-hmm. tatlo po kami nag-file yan. Mm-hmm. Kasi po, nung mga panahon na inaayos po namin yan, ay hindi po stable yung pagtaas. Baba-baba, mm-hmm. baba-baba, tapos tataas. Kaya yun po yung inantay namin sa ngayon. Ngayon po, siguro mag-uusap-usap po kami tatlo, kasama po namin yung legal counsel namin, na siguro pa pag-uusapan namin kasi hindi naman po ako pwede mag-desisyon lang na mag-isa. Dahil tatlo po kami nga nag-file niyan. Kaya kailangan po maging majority yung pag-uusap naming tatlo kung ano po yung itutulak namin. Siguro po sa akin lang, sa AltoDAP, panahon na po na para itulak. Kaya lang po ang nakatakot lang po dito, Sir Peter, Ma'am Rica, baka mamaya bigla pong inaproba ng LTFRB, pagkatapos po biglang sunod-sunod na naman tumaas, eh magpapile na naman po kami ng panibagong ano, gastos na naman po yun. Eh ano ba ang nasa report namin kasi mukhang ang hinihiling ninyo ay mga 15 pesos na minimum fare, tama po ba? Tama po 'yon. Mm-hmm. Okay. So mula po 'yon sa magkano ngayon? Ano po? 12. 12, so 3 piso. Mm-hmm. Opo. So ngayon ang katanungan dito wala ba yung automatic adjustment na nangyayari kapag ang presyo ng diesel umabot na sa X amount? Wala pa naman po 'yon eh. Yan po yung ginawa ng batas nung nakapas administrasyon, mm-hmm. na kung saan na Sir Peter, Ma'am Rica, hindi naman po na pa-implement, mm-hmm. yung sinasabing automatic adjustment. Meron pong ginawa silang resolusyon pero hindi naman po pinapatupad. Mm-hmm. Siguro po isa na rin sa dapat namin talakayin yan dahil nga kasi kung yung po ay automatic, sana po hindi na kami ganito, hindi na kami nagpa-file na kung saan. Gumagastos pa rin po kami, mm-hmm. dito sa pagpa-filing namin. Oo nga po. Pero Kaboy, hindi po ba, ano, Sir Boy, na kaka-approve lang natin, di ba, ng panibagong increase? Kasi naalala ko, kamakailan lang ay naglabas na ng fare matrix na dapat lahat ng mga jeep ay mayroon na nito. Parang ano po, parang nakaraan taon pa po yun. Oho. So ngayon, panibagong request na naman ito, no? Para dito sa 15 pesos. Hindi po yan panibago noong pa po yan eh. Kasi yan po nung kami po ay nung inaproban, ay binigay lang po sa amin na yung provisional increase yung binigay lang sa amin noon. Yan po yung kasama noon na talaga ang main petition po namin, yan pong 15 pesos. Okay. So yung una po, provisional. So nung nawala na yan, bumaba na yung presyo ng produktong petrolyo, na balik tayo sa dati, etong hinihingi ninyo, permanenteng increase na po ito sa 15 pesos. Tama po kayo. Permanente na po yan. Hindi provisional, ha? Opo, permanente na po yan. Mm-hmm. Ay, ganun. Sa jeep lang po ba ito? O pati po ba yung mga FX natin, UV Express, hindi taxi, po. Sa ano lang po ito, sa jeepney po, modern at saka traditional po. Mm-hmm. Okay. Ngayon mga 30 minutes ago, Sir Boy, ano ha, ang Brent crude $85.75. I remember correctly na hindi naman Brent crude ang basihan, pero pag tumapak ng mga 80 yata dollars, dapat meron na yatang konting bawas sa taxes na binabayad natin kada litro. Ito po ba yung napag-aralan nyo na? Hindi pa po namin napag-aaralan yan. Kahit naman po yung mga sinasabi natin na ganyan, hindi naman po natutupad yan eh. Wala naman po sir talaga rin ibinabawas eh. Ang nakikita lang po natin, magbababa ang mga oil companies ng kakarimpot. Pag tumaas po, napakalaki.
Oo. Hindi po ba? Ganun naman po yung yung ating bagasaro, immune na po kami sa ganyan eh. Parang ang nakikita namin masyadong kawawa na ang transport industry. Na kung hindi pa po kami hihingi ng pera at bago po kami aprobahan, siguro po kung titignan natin, ipinail po namin to at halos tauna naman, wala pa namang tauna naman po ang dumadaan eh, wala rin, hindi pa rin po kami na-aproban eh. Oo. Pero Sir Boy, sanay na po kami sa ganito. Oo. Apo, parang sinasabi niyo, daming wento, wala namang wenta. pero kung tatanungin kayo kayo po ba sa Alto Dap lahat na kayo 100% consolidated na? Opo, opo. Yung pong mga member ng Alto Dap nag-consolidate na po kami kasi yun po yung biniling ko sa mga tao ko kung gusto natin na kung gusto natin tuloy-tuloy yung hanap buhay natin at makabiyahe pa tayo. Sumunod tayo. Mm-hmm. Ngayon, kung hindi po, kung ayaw nyo naman, hindi ko kayo pipilitin, kung ayaw nyo na mag-jeep, ay huwag na po kayo mag-consolidation. Mm-hmm. Okay. Kasi wala naman pong mawawala, sir, Oo. Mami, di ba? Mm-hmm. Kasi ang sinasabi po namin dito, at kami po yung nakikipag-ugnayan, DOTR, DOT, DOTR, LTFRB, lahat po ng ahensya, nakikipag-ugnayan po kami. Mm-hmm. Na ang sinasabi po dito, hindi naman po tayo pinipilit kaagad na mag-modern eh. Oh. Dahil kasi mahal ang modern. Kaya nagbigay pa po sila ng almost 3 years eh. Mm-hmm. Pero yun nga din po. Yun nga din po yung gusto ko malaman, Sir Boy, no? Dahil nakapag-consolidate na kayo, etong PUV Modernization Program, wala tayo magagawa dyan dahil gobyerno talaga ang nagde-desisyon dyan. Napakalaking pader ang binabangga natin, ano? So, tatlong tama taon, no, hindi naman tayo pinilit. Etong dagdag na 3 piso dun sa hinihingi, ay doon sa current natin na pasahe, sapat ba ito para kayo ay makatawid sa pang-araw-araw at makaipon para dun sa pangangailangan makabili ng modern jeep? Siguro sa yung pong sinasabi natin sapat sa mga driver po, tingin ko po kahit papaano may dagdag. Mm-hmm. Yung pong nabawas sa amin nakita nung itong pagtaas, mm-hmm. Pagka po nagtaas, makakadagdag po ito. Mm-hmm. Pero doon po sa sinasabi nyo na makakadagdag na pambili, alam mo, mahabang usapin nito, yeah. Ma'am Rica, no? Oo, nga. Dahil unang-una, kaya nga po nung nagkaroon kami ng hearing doon kay Senadora Rapi Tulfo, isa po ako sa nagsalita na kung gusto natin maging successful itong modernization natin, magpondo na po tayo ng sarili, huwag niyo po kaming pautangin sa mga sa dalawang financial institution dahil nahihirapan po kami, dumadaan po kami sa butas ng karayom. Actually po, Ma'am Rica, gusto ko rin paabot po sa inyo, Sir Peter, na kung saan meron na pong ipinasa ng batas sa Congress, sa lower house, sa Congress, na kung saan popondohan po ito ng sarili. Itong modernization, pondohan po ng sarili. Pinail po ito ng batas ni Dindi Bautista ng Dumper Party List na kung saan sinabi po at ipinasa na po nila doon sa Senate. Opo. So okay. Lower house, meron na. Abangan natin ang Senado. Tignan natin kung makakatulong ba talaga sa ating transport groups. Yeah. Sir Boy, maraming salamat sa inyong umaga, at sir. At good luck po sa inyo. Ay, maraming salamat po sa inyong dalawa at mabuhay po kayo. Kayo din po, ingat po sa pasahe, ay sa pasada. Pasahe. Pasada pala. Ang oras, 9:38 in the morning. Ito na, makakasama na po natin, speaking of yung ating question of the day kanina, no, yung 10 milyong pisong pabuya nakalaan na para sa pagkakadakip dito kay Pastor Apollo Kibuloy. On the line, ang ating butihing Department of Interior and Local Government Secretary, si Secretary Benhar Abalos. Sir, magandang umaga po. Welcome to Balita Patan. Yes, Peter and Rica, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, magandang umaga po. Good morning, Secretary, na laging busy. Buti na lang may panahon sa atin si Secretary. Diba? Thank you po sa panahon, sir. Sorry kung hindi ko kumisa na ano yung tawag po ninyo. Ha? Pasensya okay na tayo. Okay. Marami lang yung trabaho. Opo, naintindihan po ay, namin. Naku, okay lang po. Nililista po namin yun. Maniningil kami, Sec. Secretary. Opo. Nakalista pala. Yeah. Secretary, biglang
ang dami ng ano no, merong 10 million na reward para sa makapagtuturo kay Pastor Apollo kay Buloy, merong pang tigwa 1 million para doon sa kanyang mga co-accused. Eh ang tanong nga po namin kanina eh, ano bang significance nito, or does it symbolize na medyo nahihirapan ang ating mga law enforcement agency sa paghahanap talaga kay Pastor Apollo kay Buloy? First of all, no, sa Peter and Rica, sana maunawaan ng ating mga kababayan na ang nature na ang kaso pong kinaharap nila, ito ay ginawat po ito ng isang korte. At sila ay ang kasong tinatawag nating Republica 7610 o yung tinatawag nating abuse, exploitation at discrimination ng mga bata. Mm-mm. Bata po ito, ha, minors. Yeah. No? So, hindi birong kaso ito. At isa pa, yung tinatawag natin trafficking, labas-pasok ng mga tao na ganong katindi na non-bailable. Mm-hmm. At dahil dito, meron po silang tinatawag na warrant of arrest. No? Ang masakla po dito is that itong warrant na ito, ang talaga mag-implement po nito, ang Philippine National Police na kasama po ang under po ng LG po ito. No? Na nung ginagawa namin ito, nakita nyo naman, na water cannon na kami at lahat. Pagkatapos, parang of course, tayo pa naging masama rito. Mm-hmm. No? At hindi lamang yun. Ang masakla po rito is that parang kinukutsa pa tayo ng mga tao ito. Abang itinatapakan nila ang sistema ng gobyerno. Mm-hmm. Sana maunawaan ng lahat that maski sinong tao, ordinaryong tao nga, kung ano yung batas, talaga sinusunod ang batas. No? Nagtapyan sa iba naman, kapag si Nobel, sumusuko at may hukom tayo dyan. Kung matalo ka sa isa, pwede ka umapila sa Korte Suprema kung tinatawag. Ano? Pero kung lahat lang ng tao gagawin ito, anong mangyayari sa bansa natin? Mm-hmm. No? So this is already iba ng hamon ito, Peter and Rica. Kaya sa totoo lang, it's so frustrating that parami akong kaibigan talaga na sabi nila, sige, mag-raise kami ng fund to help you. No? Yeah. That is why ito yung 10 million para kay Pastor Apollo kay Buloy at 1 million each sa mga co-accused niya, sila Sylvia Semanes, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, Presidente Canada at iba pa. No? Ang sa akin lang, sana maunawaan ng lahat. Kaya nga sabi ko nga kay Pastor eh, sumuko ka na lang. This is also for your followers because they follow you eh. Mm-hmm. Di ba? Siyempre, kung pupunta kami dyan, maraming mga taong haharang dyan. Baka mamaya, masaktan pa yan. Kaya, kung makikita nyo, nung huli kami nagpunta, walang kibo ang mga pulis, maski binobomba ng tubig, tahimik lang mo sila. No? Tinanggal pa nga po sa pwesto, Sek, eh. Di ba? Ah, hindi. Ibang issue yun. Mm-hmm. Ibang issue yun. Mm-hmm. Yung iba ron, medyo, ako na mismo ang testigo ron. This is in relation dahil, hindi ko lang masabi on the air. No? Ibang issue po yung yung iba ron. Oh. Sige, ibulong mo mamaya sa akin, Secretary. Ibulong ko sa inyo. Secretary, pero let me just go back to ano yung the element of due process, ano po. Sabi nga nung iba, 'di ba? Everyone's equal under the law but some are more equal than others. Parang lumalabas nga po dito pag malalaking personahe kagaya ni Apollo Kibuloy, eh talagang due process is observed from beginning to end. And yet, hindi naman siguro kalabisan na sabihin po, Secretary, na during the past administration, and sabi nga nila, even now, meron pa rin nangyayari na walang due process, eh convicted na, and as a matter of fact, eh kung yung iba, eh natatagpuan na lang walang buhay. Ano? In this particular case, the PNP, medyo hindi po kagandahan kasi yung record in terms of paghahanap. No, nawawala si Catherine Camilon, yung mga sabungero, latest yung Pampanga beauty contestant natin na si Binibining Lopez at saka si Yichak, yung kanyang katrato, ano, parang why, if they can't find those people, lalong mahihirapan siguro kay Kibuloy ito. What's your reaction to that? Well, ito lang po, no? We've shown, no? Except, yung sinabi nyo lang dalawa, itong kay Yitzhak naman at si Geneva,
I've seen good police work here, no, from day one. Hinanap nila, they've been able to solve the crime. That's why I condole with the family of Itzhak and Geneva. At kahapon, na-present ko yung dalawang awol na police na ito. I promised them that the end of justice will be met. Yung justisya ay makakamit, ang pangako po namin niyon. No? Mm-hmm. Ngayon, eto naman sinasabi niyo, tama Peter. Alam mo, tayo'y nabubuhay ngayon sa isang komunidad na kung saan ang talagang nag-uugnay lamang dito ay ang batas. No? Mm-hmm. Kung wala kang batas na sinusunod, babaksak ito. Kanya-kanya tayo rito. No? Kaya mahirap, may kanya-kanyang papel tayo. May hukom para tingnan kung sinong tama o mali. May pulis na mga tigahuli. May kanya-kanyang papel dito. At ito ang ginagampanan ng kapulisyan na talagang nagtutulungan kami rito. Mm-hmm. Pero ito isang tao na parang pinagtatawanan tayo nito eh. No? Eh, hindi po pwede ito. Sabi ko nga, ang batas ay batas. Kung gumawa kang kasalanan, napakasimple. Uhulihin ka namin. Mm-hmm. At mananakot ka sa batas. Kasi mm-hmm. ilang sabi ng hukom eh. Mm-hmm. At yan ang ginagampanan na papel namin ngayon. Opo. No? Kaya we will make sure sa kapulisyan, gagawin nila ito. Umasa kami dun sa mga sinasabi po ninyo at sa inyong mga pangako, Sec, no? Lalo na sa PNP dahil alam naman natin, tinitingnan ng mga Pilipino kung paano kayo magre-react dun sa mga nangyayaring issue sa bansa. Pero hindi po ba nakabase sa kung sino ang nakaupo, ang aksyon at galawan ng PNP? Dahil iniisip ko lamang po, ano, nagsalita po si Pangulong Duterte na alam niya kung nasaan si Pastor Quiboloy, pero sikreto lamang ito. Napakatagal hanggang ngayon wala pa rin konkretong aksyon na ginagawa laban doon sa dating presidente kay Pangulong Duterte, knowing that he already voiced out his knowledge and yet no intent na isuko ang isang wanted na tao ng ating sariling batas. Bakit po hanggang ngayon mabagal ang pagkilos natin dito? Well, una no, nakita naman natin na yung Kingdom of Jesus Christ, ito yung pinasok ng kapulisahan, no? Talagang may lapses dito. Kaya yun yung panamunuuna sa akin na gusto ko sabihin sa iyo. Some of these lapses, kaya namin inaano yung ibang kapulisan dito. Mm-hmm. No? May massive lapses na nangyari dyan. No? Ngayon, pangalawa, yung tungkol sa statement ni Pangulong Duterte at yung sinagot siya ni Chief PNP Marbil, no, about harboring, mm-hmm. concealing a criminal. Mm-hmm. So ito yung pinag-aaralan ng kapulisahan tungkol dito. Kung ito nga'y tugma o hindi, no, pinag-aaralan ito. But one thing is certain, no, of all of these things, kaya sabi ko sa police, we should always go to the public at least once a week. You show them. Pakita mo yung mga current kaso na nandyan, anong ginagawa nyo, at anong dapat gawin. No? So I think we've been doing this halos 5 beses o 4 beses na tuloy-tuloy. Kamukha nun sa EDSA nung may binarel, less than 24 hours. Yes po. We get that po, no. Pero wala yung po. The question is ano pong gagawin ninyo kay Pangulong Duterte na now that sinabi na nga po niya yung statement na 'yon. Hindi, kaya nga pinag-aaralan ng legal po ito ngayon, no, ng legal ng PNP yan ang sinabi ni Marbil tungkol po rito, no? Kasi nga yung batas about this, no, about concealing, harboring, etc. Mm-hmm. Tinitingnan kung tutugma o hindi. Yes. It's very gray area tungkol. Kasi chine-check ko ngayon ng mga lawyers po yan. No? Pero one thing is for certain, Rica, is that hindi ko lang masabi ngayon, no, yung mga plano po namin gagawin po rito, mm-hmm. tuloy-tuloy po ito. And we will keep you posted, mm-hmm. always. No? Mm-hmm. And that's why, aside from this, importante intelligence, kasi itong reward na nilalabas namin. Okay. Hoping na meron pa talagang lumabas, no, mm-hmm. ng mga intelligence about this. Oh, Secretary, in the past po, no, nung kalalabas pa lang ng mga warrants against Apollo Quiboloy, na interview po namin several times yung spokesperson ng Davao PNP at Congress pa lang noon ng may arrest warrant and then sinundan ng Senado, and we were saying, ano po ang ginagawa ninyo para ma-assure, no, masiguro na alam ninyo kung nasaan si Pastor Apollo Quiboloy habang wala pa doon yung Senate Sergeant at Arms. Ang assurance nila, hindi sila makakagalaw hanggat wala doon yung Sergeant at Arms. And therefore, nung dumating na nga po yung Sergeant at Arms,
eh wala nang nakakaalam kung nasaan si Pastor Apollo Quiboloy hanggang saan nag-issue na rin ng warrant of arrest yung Pasig RTC. The point being, Secretary, eh dapat noon pa, 'di ba, nakatutok na kung nasaan talaga yung hindi lang si Pastor Quiboloy kundi yung kanyang mga co-accused, so that when the warrants are actually released in the hands of the PNP, alam nila kung nasaan. Hindi po ba basically? Kaya nga Peter and Enrica, you've seen how several policemen there ay medyo pinalitan natin. Mm-hmm. No? Madami-dami po. Remember that? Madami. Mm-hmm. Madaming napalitan dyan. Yung iba, marami. Hindi lang tungkol dyan. Other things pa about killings, etc. No? Mm-hmm. In Davao. And I think itong si, meron din ginawa kanina, nag-relieve din itong si, yung regional director, si Nick Torre, on his own tungkol dyan. No? Yes. Yan sinasabi mo mga point na yan. No? Mm-hmm. Talagang nga ina-action na yan. Ina-action na sa kanya. They're being all assessed about their performance here. Yes, opo. Secretary, I think this is a watershed case. Ano po? Kasi nga po, 'di ba? Eh si Bantag wala pa rin eh, no? Hanggang ngayon. Itong si Quiboloy, like you said and I agree with you, parang medyo na nakakalalaki na. Kumbaga, parang ganoon, di ho ba? Totoo 'yun. Pero sige po. Pero ito lang, hindi namin talaga hindi kami titigil dito. That's okay. What I promised you. And in the next days to come, just watch. Just watch. Yes, okay. We believe in what you're saying, sir, pero maidagdag ko po, sana mabisita na rin po si former President Duterte. You know, kahit na casual na bisita lang, yes, ng isang police officer, na malaman lang, masabi, yes, man lang na, yes, oh ayan ha, tinanong na namin. Yeah. I'm sure inaano ni Chief PNP Marbilian. I'm sure of that. Okay. Secretary, last na lang po, partner, no, and if you may, talo lang ako na different topic naman. Sa mga pogo naman tayo, Secretary, kasi especially kay Mayor Alice Go, dahil may nagsasabi po na ilang linggo na raw po hindi nakikita sa kanyang farm si Mayor Alice. Would the DILG and the PNP know something about this or her whereabouts? Baka magtakas na rin po si Mayor Alice. Well, dapat siya nakabuntot na yan dahil of course, yung mga kasong final sa kanya, dapat more or less alam na rin nila kung nasaan niya. Mm-hmm. So, well, I will ask them now. I will ask them later. All right, sige po. Yeah. Oh, kasi mayroong sure hearing that bukas. Oo, oh, oh, kaya oh, baka biglang nawawala na rin. Dadagdag yan sa listahan ng hunting natin. Secretary, maraming salamat po. Ako, pasensya na. Ay, hindi, okay lang po. At nakalista pala ako sa inyo. Kukunti lang po, apat pa lang. Kunti lang, okay. Salamat, Peter. Salamat. Thank you. Mabuhay po. All right, si Secretary Ben-Hur nga ng basa ko doon eh. May Ben-Hur, di ba? Ben-Hur ng Pilipino. Di ba? Yung classic movie, Ben-Hur. Di ko nga alam ko classic movie. Doon ba nang galing yun? Oo. Di ba meron din yung isang witness na Ben-Hur din ng ano? Oo. Bakit Ben-Hur? Lang naman Ben-Him. Kasi nalalaki siya, di dapat Ben-Him. Hindi nga. Ito, isa pa. Yung ano, meron kanina fiance ng fiance, di ba? Gusto niyo mag-impress? Fiance. Talaga, French, yung pagkakasabi mo. All nasal and amplifying. Fiance. Oo, para mas tama pakinggan. Uy, okay. Nakikirami right pa rin tayo doon sa kanila. Asan yung ating mga ano, yung mga kasagutan ng walang kabatayang ano? Kung kayo ang tatanungin. Pero may mga report din nata tayo na kanina, partner. Asan na siya? Abangan natin yung mga ilalatag ng ating Supreme Commander. Awang pa iti report. Anya, gap. Woo, na po. Diyos te Agnina. Babalik po kami 9:53 with Pita Enrica sa umaga. Balita Patan. Balitaan at Tapatan. It's 9:57. Ha? Agad-agad? Parang kaka-toothbrush ko lang kanina. Yes.
Yes. Meron ito na ako. Ang inyong mga kasagutan para wala kaming utang. Ang ating Cash tanong, may inaalok na ang DILG na 10 million pesos na pabuya para sa ikadarakip ni Pastor Apollo Quiboloy. Suko na ba mga law enforcement agencies natin? Your answers now. Ana Salazar, naku, alam nyo naman sa Pinas ang laging gumagana e pera. Pag si ka nagpalabas e walay ka information, yan na ang kalakaran sa Pilipinas. Nakakalungkot. Salamat po. Minali Kalaw, good morning sa akin pong palagay. Hindi naman po sigurados dahil siguro dahil susuko na sila. Siguro po nais lamang nila mas mapabilis pa paghuli kay Quiboloy. Magaling po magtago. Sana mahuli na po. Mula kay Armando, tutal anak naman siya ng Diyos. Oh. Nasusulat na si Jesus ay pinagkanulo ni Judas. Dahil sa pabuyang 10 million, malamang memang huhudas sa KOJC. Yun na pala ang exchange rate ng 30 silver coins ngayon. God knows, Judas. No? Yeah, not pay. Kaloy Torres, kaya siguro hindi matuntun ang mga alagad ng batas si Quiboloy dahil nasa ilalim ng lupa, nagtatago. Hala. Kaya kahit paliparan ng drones ang lugar, walang makikitang bakas. Bakit nasa lupa? May inisyo siya na statement, ha? Oh. Na poetic pa ang mamatay ng dahil sa yun. Wow. Di pa sisiil. Wow. Mula kay Dino, offering 10 million reward is a sign of just how badly Quiboloy is wanted by law enforcement to answer for his gruesome crimes. The monetary amount is a good incentive if belatedly thought of. The real problem is if the scoundrel has already skipped the country as he has delusions of being a son of God. He may think he's untouchable. Untouchable. Yeah. Romel, nag-message din kung ako sa government. Para di na gumastos pa sa reward, papasukin na yung mga ICC para makuha si Quiboloy. Yeah. Yung mga involved na yan. Oh. Isama na rin yung mga pulp. Supporters nila. Ayan, maraming salamat kina Ella Millim at marami pang ibang nagpadala ng kanilang opinyon at matinding reaksyon. Mm-hmm. Kami po ni Rica ay babalik bukas dahil ang susunod na programa ay susunod na! The one and only Peter Musni. Kasama rin po Rica Lazo. We'll see you tomorrow. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel!